Day 3 na ng tigil pasada ng grupong Piston. Nakatakda silang magtipon sa Mendiola ngayong umaga. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, matatapos na yung transport strike ng grupong Piston ngayong araw, pero hindi pa natatapos yung pangamba ng maraming tsuper sa kahihinat na ng kanilang hanap buhay. Yung iba namang nakausap naming jeepney driver ay hindi raw makalahok dito dahil walang kakainin yung kanilang pamilya. Ilang araw na raw nahihirapang sumakay si Jenny papasok sa kanyang trabaho. Inasahan na raw niya ito kaya inagahan niyang alis sa bahay kanina. Medyo nahihirapan naman po ako kasi tulad din maaga pa po marami na pong pumapasok sa trabaho kaya minsan po nag-aagawan po kami dyan sa jeep. Opo, takbuhan po talaga kami. Ikatlong araw na kasi ngayon ang transport strike ng grupong Piston. Yan ay bilang protesta sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Isa si Carlito sa mga lumahok sa strike, pero hindi niya raw magawang magtigil pasada ng tatlong buong araw dahil walang kakainin ng kanyang pamilya. Mamamasada kami, kailangan lang, pero nagsimula ako ng madaling araw para walang masabi sa akin yung mga kasamahan ko na Piston. Pero uwi ako alas 7. Gayunman, buong-buo pa rin ang suporta niya sa ipinaglalaban ng mga kasamahan niyang tsuper. Dismayado kami sa ginagawa nila kasi wala na nga silang maibigay na hanap buhay sa mga katulad namin driver. May phase out pa kami. Paano naman? Ang dami-dami nga nag-a-abroad. Wala kang mabigay ang trabaho, ang government natin. Yan din ang hinaing ni Edgardo. Hindi raw siya miyembro ng kooperatiba at hindi rin kakayanin na maghulog para sa modern jeep. Nakiusap ako na wag naman sana kasi marami po magugutom po. Magulo sa divisor, maraming kalakal kakarga. Madaling araw, mahirap. Dapat itingnan mo nilang pwesto. Hindi yung biras lang tirapasok silang ano. Dapat itingnan mo lang. Sa madaling araw may timba-timbang isda, isasakay sa'yo. Ikaw naman naka-aircon ka, pasakay mo ba malangsa? Sinusuportahan din niya ang laban ng mga kasama. Yun nga lang, kailangan niyang pumasada ngayong araw. Kung hindi, wala raw kakainin ang kanyang pamilya. Pangunahing hiling ng Piston at ibang transport groups ang ibasura ang December 31 deadline sa paghain ng petition for consolidation. Hiling din nilang mabigyan ng 5 taong prangkisa ang mga miyembro at payagan ng rehabilitasyon ng mga jeepney sa halip na i-require na bumili sila ng mga bagong sasakyan. Sabi naman ng LTFRB, wala na raw urungan ang December 31 deadline. Pero handa naman daw silang repasuhin ang ibang guidelines at makipag-usap sa transport groups tungkol sa iba nilang hiling. Igan, yung pagtatapos ng strike ng grupong Piston nang siya namang simula ng tigil pasada ng grupo naman na Manibela. Samantala, dito sa Mendiola, wala pa kaming nakikitang ibang tao bukod sa mga nagbabantay na pulis. Pero maya-maya lamang ay inaasahang magtitipon dito yung ilang grupo ng jeepney drivers. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.